Bali, marami sa inyo ang nagtatanong kung ano yung sakit ng kapatid ko, kung ano yung nangyari sa kanya. Halos lugmok po ang buong pamilya ko dahil sa nangyari sa kapatid ko. September 24, 2023, na-aksidente po yung kapatid ko sa motor. Marami pong nagsabi sa akin bakit ang dali ng bakasyon ko sa Pilipinas. Sabi pa nila sayang daw yung pamasahe ko, pero guys, hindi nyo maiintindihan yung nararamdaman ko. Ilang buwan na po ang nakalipas simula nung na-aksidente yung kapatid ko. Alam nyo ba guys, sobrang hirap magdesisyon nung nasa ospital pa siya. Kasi ang sabi sa amin ng doktor, wala na daw pag-asa mabuhay pa yung kapatid namin. Sabi ko nga po, ay hanggat nahinga siya ay ilalaban ko ang buhay niya. Kahit magkanda subsub ako sa trabaho, basta siya ay mabuhay lamang. Alam yan ang mga taong nilapitan ko at hiningian ko ng tulong. Wala naman kami nga asahan dahil hindi naman kami mayaman. Alam nyo ba guys, sobrang hirap tanggapin na ganito na yung sitwasyon ng kapatid ko. Alam ko namang babalik siya sa dati, pero konting panahon pa. Naisip ko nga sa sitwasyon namin ngayon, sana nabubuhay pa yung tatay namin para may katulong kami dito. Sana wala kami sa ganitong sitwasyon. Dahil hindi nga ito kayang alagaan lang ng mama ko, kaya yung isang kapatid ko na nagtatrabaho ay umuwi muna sa bahay para tumulong dito. Pero nung umuwi ako sa Pilipinas at bumalik ako dito sa Japan, ay umalis na rin siya sa bahay para magtrabaho. Dahil sabi ko nga sa pamilya ko ay hindi ko kakayanin kapag ako lang mag-isa ang gagastos sa lahat ng pangangailangan ng kapatid ko. Dahil kahit nga ako ay nasa ibang bansa ay hindi ko talaga kakayanin dahil sa sobrang baba ng palitan at sobrang taas ng cost of living dito sa Japan. Kada isang linggo nga ibibili kami ng gamot tapos may therapy pa siya. Hadi guys, kung makikita nyo, hindi po talaga siya nakakagalaw. Sa sobrang tindi ng kanyang pagka-aksidente ay ganyan po ang nangyari sa kanya. Bali yung dalawa niyang balikat ay balay po. Tapos yung kanyang mga paa, hindi niya rin maigalaw. Ganito naman yung sitwasyon niya kapag papaliguan namin siya, kailangan talaga marami magbubuhat kasi delikado pag may nasanggi dun sa ulo niya. Sobrang hirap po talaga para sa akin at sa aking pamilya na makita yung kapatid ko na ganito siya araw-araw. Kaya naman bago ako umuwi ng Pilipinas, inisip po talaga kung kakayanin ko pag matagal ako dito sa Pilipinas. Alam ko sa sarili ko na hindi ko talaga kakayanin, kaya talaga 2 linggo lang yung hiningi kong bakasyon. Importante lang talaga sa akin ay makita at makasama siya kahit 2 weeks lang. Hindi din kasi ako pwedeng magtagal sa Pilipinas dahil sayang din naman yung kikitain ko dito sa Japan. Dahil nga sa sobrang init sa Pilipinas, kailangan namin siyang paliguan. Yung nasa tiyan niya, diyan po namin siya pinapakain. Nasa leeg naman niya, yun yung tumutulong para mas makahinga siya ng maayos. Bali 2 nagpapaligo sa kanya, yung isa naman ay nag-aayos ng higaan. Paano nga namin siya buhatin nung papaliguan siya, ganun din namin siya ibabalik dito sa kanyang higaan. Makikita nyo nga guys, ay hirap kami dahil 3 lang kami. Mas maganda kasi kung kami ay marami, 4 o 5. Kapag nakikita ko nga yung kapatid ko na ganyan ang sitwasyon talaga, hindi ko maiwasang hindi talaga ako maiyak. Dahil nga matagal na siyang hindi nakakain ng solid, ayan po, at sobrang pumayat na talaga siya ng sobra. Sobrang hirap din po maghanap ng magte-therapy sa kanya dahil halos takot nga po dahil sa sitwasyon niya. Ganito po yung araw-araw na routine ng pamilya ko sa kapatid ko. Pa-diaper po siya kasi hindi naman po siya nakakatayo. Pagkakausapin mo nga siya, ay nagre-response naman siya, madalas ay hindi. Siguro dahil na rin sa kanyang mood. Kabilang katawan niya, hindi niya naigagalaw, pero yung kabila, medyo naigagalaw naman niya. Sa araw-araw nga ay may improvement siya, kaya naman natutuwa kami sa kanya dahil napakatatag at napakalakas ng kapatid kong ito. Kahit doktor nga ay hangang-hanga dito sa kanya dahil ang akala nga nila hindi na ito mabubuhay. Maski ako nga po ay hangang-hanga dito sa kapatid ko at napakalakas niya at napakatatag niya din. Alam niyo ba guys, yung mas nagpalungkot sa amin dito, yung iniwan siya ng kanyang girlfriend. Pero hindi namin yung sinasabi sa kanya kasi baka lalo siyang panghinaan ng loob. Hindi na nga lang namin binabanggit yung pangalan ng girlfriend niya dahil umaasa kami na baka makalimutan na din niya. Intindihan naman namin kung ano man yung dahilan niya. Sabi ko nga sa pamilya ko, hayaan na lamang kung iwan siya. Ang mahalaga na dito kaming pamilya niya na magbibigay ng tunay na pagmamahal at hindi siya iiwan. Alam ko at nagtitiwala ako sa Diyos na gagaling pa siya. Hindi guys, may pinaghahandaan pa po ako dahil may sunod pa siyang operasyon. Kapag okay-okay na nga po siya, kailangan ibalik yung skull niya, ipapatanggal na po namin tong sa leeg niya at yung sa tiyan niya. Kailangan pa po namin pumunta ng Maynila dahil dun lang naman po ito uoperahan. Para makakain na rin po siya ng solid at maging maayos na po yung kanyang pangangatawan. Mayroon man po magbibigay ng tulong, ako po ay sobrang nagpapasalamat na agad. Ganito naman yung sitwasyon niya kapag inuubo, talagang lumuluha siya sa sobrang hirap ng kanyang pag-ubo. Sabay ng pagluha ng mata niya ay ganun din po ang pagpatak ng luha ko. Kaya wala po akong ibang dalangin ngayon na magbe-birthday siya, kundi ang gumaling siya at lumakas pa. Kapag naman inuubo siya, kailangan pong isaksyon yung leeg niya. Naman kami ay sobrang ingat na ingat sa kanya kasi ang bilis niyang dapuan ng mga sakit. Sobrang init nga po sa Pilipinas ay hindi maiwasang hindi siya ubuhin. Dahil minsan ay napapawisan din po siya. Tapos palagi pang brown out sa Socorro, Diyos ko. Bumili nga din po ako ng hospital bed para komportable siya kapag tutulog. Papakita ko sa inyo guys yung ibang sitwasyon niya nung nasa hospital pa siya, ganyan po siya. Kaya naman sobrang bigat sa loob ko na makita ko siya araw-araw nang ganyan tas malayo ako sa pamilya ko. Napakabuti ng Panginoon sa amin at sobrang laki ng pasasalamat ko dahil ito na siya ngayon. Magbe-birthday ka na ngayon kaya wala akong ibang hiling kundi ikaw ay gumaling. Alam mo naman na sobrang mahal na mahal ko kayo. Ayun lang guys, sana isama niyo din po sa dasal niyo yung kapatid ko sa mabilisan niyang paggaling.